Ikalima ng Hunyo, Miyerkules, ang paggunita kay San Bonifacio, Obispo at Martir. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Tumingala si Jesus sa langit at nagsabi, "Wala na ako sa mundo, ngunit nasa mundo pa sila habang papunta ako sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa ngalan mo na ipinagkaloob mo sa akin upang maging isa sila gaya natin. Nang kasama nila ako, iningatan ko sila sa ngalan mo at pinangalagaan ko sila at wala sa kanilang napahamak maliban sa nagpahamak sa kanyang sarili. Marapat ngang maganap ang kasulatan. At ngayon, bago ako pumunta sa iyo, sinasabi ko ito sa mundo upang malubos sa kanila ang aking galak. Ipinagkaloob ko sa kanila ang iyong salita at napuot sa kanila ang mundo sapagkat hindi sila mula sa mundo gaya ng hindi ako mula sa mundo. Hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa mundo kundi pangalagaan mo sila sa masama. Hindi sa mundo sila galing gaya ng hindi ako sa mundo galing. Pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang wika mo ay katotohanan. Kagaya ng ako'y sinugo mo sa mundo. Gayun din naman, sinugo ko sila sa mundo. At alang-alang sa kanila'y pinababanal ko ang aking sarili upang pati sila'y pabanalin sa katotohanan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, hindi ko hiniling na alisin mo sila sa mundo, kundi pangalagaan mo sila sa masama. Patuloy na nananalangin si Jesus para sa kanyang mga alagad dahil alam niyang haharap sila sa kinabukasang puno ng panganib. Dumalangin siya sa Diyos at tinawag niya itong banal na Ama. Kinikilala niya ang kabutiang loob ng Diyos sa harap ng kasakiman at kasamaang bumabalot sa daigdig. Nakiusap si Jesus sa pangalan ng kanyang Ama sa langit at nagsumamo na ang kapangyarihan at pag-iingat na naranasan ni Jesus sa pangalan ng Ama ay siya ring bumuho sa kanyang mga alagad at lukuban sila ng mapagligtas na pagkalinga ng may kapal. Nanalangin si Jesus na sila nawa ay gawing banal sa katotohanan. Ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Idinadalangin niya sa Ama na ang kanyang mga apostol ay hahayo sa pagmimisyon na nananatiling kaugnay sa kanyang mga turo at halimbawa. Hangad ni Jesus na aangkinin ng kanyang mga alagad ang kanyang paraan sa pag-iisip, pagpapasya at ang simpleng pamumuhay na may malalim na pagtitiwala sa Diyos. Lalakas ang loob ng mga alagad dahil sa katotohanang ibinahagi ni Jesus na tinanggap din lamang niya mula sa kanyang Ama. Makikiusap si Jesus sa Ama alang-alang sa kanyang mga alagad nang sa gayoy makapaloob sila sa pagmamahalan ng Ama at ng Anak. Pagsasagawa, bilang mga alagad ni Jesus sa kasalukuyan, ginawa niya tayong mga banal sa katotohanan. Paano nagiging pagkain at gabay ang salita ng Diyos para sa iyo sa bawat araw?